Naipito ako doon sa 55 at saka no, 23. Because I don't belong to either group. Secretary Babe Singson, Mr. Roy Evalle, graduates of the DPWH Cadet Engineering Program, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang maga po. Nang ipakilala po natin sa sambayanan ng tuwid-dadaan, malinaw na hindi ito landas para sa ilan lang. Kasabay ng pagtahak sa iisang direksyon, mahalaga ang ambag at partisipasyon ng bawat Pilipino sa ating bawat hakbang. Naniniwala po tayo, ang pagkakaisa at pagtutulungan ito ang maghahatid sa atin sa inaasam nating malawakang pagbabago sa bansa. Ang pagtitipon nga po natin sa umagang ito ay isang matibay na patunay. Anumang edad at anumang larangan, talaga naman pong napakarami na nating tumatahak sa tuwid-dadaan. Malugod ko pong binabati ang 40 magigiting na inhinyero na nagtapos sa unang batch ng DPWH Cadet Engineering Program. Ngayon din ang inyong mga guro, pamilya at kaibigang umalalay sa inyo upang maabot ang tagumpay na ito. Tunay ngang pambihira ang narating ninyo. Sa 26 na linggong pagsasanay, hindi lamang makakalaman sa libro ang natutuhan ninyo bilang inhinyero. Sensya na po kayo sa kapampangan po nung labas-pasok UH. Naitanim din sa inyong puso at isipan ang diwa ng mabuting pamumuno at wagas na paglilingkod-bayan. Iba po talaga kapag kabataan. Medyo malapit naman yata ako sa inyo. No? Lagi mong makikitaan ng enerhiya, sigasig at walang humpay na pagnanais na tuklasin ang anumang nasa paligid. Hindi kayo nagpapatali sa negativismo. Bagkos punong-puno ng pag-asang maghatid ng positibong pagbabago sa mundo. Ang maganda pa nga, sa pagpasok ng bagong henerasyon, nagiging bahagi kayo ng mga huling yugto ng buhay ng mga nauna sa inyo. Hindi lamang kayo nakakapag-attend ng panibagong sigla sa mga hindi na ninyo kasing bata, nakikiambag pa kayo sa paghahanap ng mga makabago at mas epektibong mga solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Sumasaludo din po ako sa buo ng ating Department of Public Works and Highways, pati na sa mga katuwang ninyong organisasyon. Sa inisiyatibang ito, higit lamang ninyong pinatitibay ang pundasyon ay tinataguyod nating mabuting pamamahala sa bansa. Sa maagang pamumuhunan sa mahuhusay na civil engineers sa Pilipinas, piyado akong lalo lamang magpapakitang gilas ang DPWH sa serbisyo sa mga darating pantaon. Talaga naman pong excited na po tayong makilala ang mga susunod na Babe Singson ng bagong henerasyon. Bilib po kasi talaga tayo kay Secretary Babes. Kapag nangako ng petsa sa pagkumpleto ng proyekto, hindi ito napapako, bagkos nagiging konkreto. Maaga na sa target, nagagawa pa niya ang mga ito ng mas maayos at mas mababa sa hinihinging pondo. Kaya kung minsan po yung napapag-isip ako, baka sobra hiningi at baka mahaba ang pinangakong petsa. Tunay nga po, sa larangan ng public works, hindi pwede ang pwede na. Isipin po ninyo kung ganito ang mga linyang maririnig natin sa ating mga inhinyero. Yung kalsada po natin, medyo tuwid na. Yung gusali, more or less, tama ang sukat. Kaya lang malawak sa taas at makitid sa baba. Yung tulay po natin, medyo pantay. Sa ganitong estilo, di po ba kapalpakan at kapahamakan lang ang maasahan ng Pilipino. Kaya pagdating po sa infrastruktura, talagang bawal ang bara-bara. Kailangan tsak ang bawat takbang sa anumang inisiyatiba. Sa yugto nga pong ito, nabuhabango na tayo mula sa patong-patong na trahedyang hinarap ng bansa nitong nakaraang taon. Lalong nagiging malinaw ang halaga ng papel na ginagampanan niyo bilang mga inhinyero. Kayo ang nagsisigurong maisasakatuparan ang pangunahing estratehiya ng inyong gobyerno. Build back better. Layunin natin magtayo ng mga estruktura hindi lang bilang panandaliang solusyon, salip bilang sandigan ng mas ligtas at mas matatag na komunidad. Pero bukod pa po sa pagtugon natin sa mga kalamidad, ang maayos na infrastruktura ay mahalagang sangkap din sa ating estratehiyang magtaguyod ng pangmatagalang kaunlaran. Kayo ang gagawa ng mga kalsada, tulay, gusali at iba pang mga proyektong maghahayag sa mundo na nagbabagong mukhaan ang Pilipinas. Sa maayos na infrastruktura, papasok ang kalakal at industriya. Manganak ito ng pagkakataon, kabuhayan at trabaho para sa ating mga kababayan na siya namang magbibigay lakas upang panghawakan ang kanilang kapalaran at ipagpatuloy ang positibong siklo ng pakikiambag at progreso. Sa makatwid,
nasa mga kamay ninyo ang kapangyarihang higit pang mapaarangkada ang kaunlaran sa bansa, ngayon at sa mga darating pang panahon. Sa mga nagtapos po sa programang ito, simula pa lang muli ng paglalakbay ninyo. Ngayong nabigyan lakas pa kayo ng higit na dunong at pagsasanay sa inyong larangan, hinihimok ko kayo. Gamitin ninyo ang bawat pagkakataon sa serbisyo upang makapaglingkod ng tapat at mabuti sa inyong kapwa Pilipino. Huwag kayong makontento sa narating na ninyo. Humakbang pa kayo pasulong at abutin ang inyong potensyal bilang individual at bilang mga lingkod-bayan. Tiwala nga po ako, darating ang araw at lalakad kayo sa mga kalsadang malawak, makinis at hitik sa negosyo at oportunidad. Titingala kayo sa kalangitang nililinyahan ng mga gusaling sagisag ng transformasyon na nagsisimula ng mangyari sa ating lipunan. Sa puntong ito, taas noon ninyong may pagmamalaki. Makabuluhan ang naiambag ko sa tinatamasa nating tagumpay. Inialay ko ang aking lakas at husay na kaloob ng Panginoong may kapal para kolektibong makamit ng sambayanan ang malawakang kaunlaran. Balang araw, mababalikan din ninyo ang mga sandaling tulad nito kung kailan ipinunla ninyo ang pagbabago. Hindi nagdalawang isip na diligan nito ng sigasig at dedikasyon hanggang sa mamunga at tuluyang mapitas ng mga susunod na salinlahi ng Pilipino. Alam niyo ito mga araw na ito po, puro graduation. Ngayon, siyempre marami po tayong palaisiping dumadaan sa ating isip pag graduation. Yung unang-una ho, nung nag-graduate po ako sa college, hindi po ako pinamarcha. Hindi ho dahil hindi ako pumasa. No? Hindi ako pinamarcha dahil nung panahon na yun, bawal yung buong biyahe sa labas. Pamilya ko po eh, na-exile na sa Amerika, ako isusunod sa kanila. Para bumiyahe ka, kailangan mo ng exit permit. Eh baka bawiin ho yung exit permit ni Ginoong Marcos. Pinalis na po ako 5 days bago no aming graduation march. Pero punto ko, kaya nabanggit lang yan. Talaga nga hong tuwa raw na to, masigasig pa rin ang ating secretary, Babe Singson. Pero yun na nga, no? Maski gano'n ko galing si Babe Singson, kung ako po ay may nagawa ni konti dito, darating ang panahon sasabihin ng Diyos, finish or not finish, pass or paper. No? Pag wala na ho ba matulad ni Babe Singson, paano na ho ba ang mangyayari sa ating sitwasyon? Ano ba yung pagbabago? Nung ako po ay kongresista sa Tarlac, meron pong isang tumatakbo, kung tanda ko, hindi konsehal, vice mayor. Ang ginagamit po niyang barker, no? Alam niyo yung barker, yung sasakyan nilalagyan ng trumpeta, di ba? Eh, tatay kasi niya, nasa DPWH. Kaya ang ginamit niya sasakyan para sa barker, yung grader yata ang tawag doon. Okay. Siyempre, tawag pansin yun, no? Pero isipin po niyo yung attitude, no? Kayang-kaya niyang, ano ba, kumausap ng kontratista, ikot ng bawat barangay, skinita yung grader ang ginagamit. Ano ba yung values ang pinapakita sa atin doon? Sa kaya pwede na gamit yung grader na yun na kapakipakinabang imbis na ginamit na parang barker. Anyway po, no, yung siguro ko isa lang ang mensahe ko sa inyo, may nagsabi sa akin, mas madunong siguro sa akin noong araw, sana raw meron siyang dunong noong nakakatanda at lakas noong nakakabata na pagsanib talaga naman pong matindi ang pakinabang sa ating lipunan. So, mahaba-haba na yung proseso para maabot nyo ang inyong mga naabot. No? At ulitin ko lang ako sa inyo, hindi sayang talaga tumingin sa kapakanan ng kapwa. Talagang wala akong tigil ang kagalakan, tsaka talaga akong pagsasaangat, no? Nating lahat. Nasa inyong mga kamay ang kinabukasan, kayo magmamana ng lahat ng ating gagawin ngayon sa ating pinagsanib na puwersa, dunong, kakayahan at pananampalataya. Talaga naman mapapalapit lalo ang gusto natin marating. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.